Kamusta mga kapreno? Nandito na naman tayo. So, ang ating topic ngayon is about pagkuha ng second hand na hydraulic. So, paano ba tayo hindi mabubudol sa pagbili ng second hand na hydraulic? Bibigyan ko kayo ng tips kung paano yung kapag-check sa paano malalaman lahat kung wala ba talagang likod ang sira. Bago ang lahat, like, subscribe, and share natin itong ating YouTube channel para mas marami pa makakita. So, pagka kaabot na tayo ng 1,000 subscriber, mamimigay naman tayo ng MT201. So, subscribe lang, pindot lang ng pindot sa subscribe para malay nyo kayo yung manalo dito sa ating gagawing promo. And then, let's start gawin natin. Eto guys, so may isa sa sample dito, meron tayong X-Spark katulad nito. So halimbawa kung magbebenta sila ng ganitong brand, unang-una i-check nyo rito is kung mayroon bang leak. O, paano nyo malalaman kung may leak? Unang-una, ganito gagawin. I-check nyo yung gitna nito. Yan. Pag once na pinisil mo, merong lumalabas. Yan. Yan, napapansin nyo meron. Yan. So, ibig sabihin nun, yung brake set niya is may leak. Pangalawa, so ang tetest naman natin is yung piston sa loob. So kung meron na siyang ganito, or kung halimbawa brake pads lang yung laman niya, so ang ginamit niya na panglagay dito sa gitna ay papel or kahit na ano, so at least may nakaharang. Ang gagawin nyo dyan is bigayin nyo lang ng 100 times. So mabilis lang yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and so on. And then magdala kayo ng yan, plies. So para matatanggal nyo tong clip. Pagkatapos nun, titingnan nyo yung likod ng brake pads. Ayan. So halimbawa nito, ayan, kung makikita nyo, may spot ng oil. So ibig sabihin may leak yung kanyang brake set. So indikasyon to na ipapa-repair nyo pa siya. So dito sa atin nagre-repair naman tayo. Pero since kung makukuha nyo siya ng presyo na halos brand new, so tas may ganito, may issue pala ng leak. So huwag nyo nang bilhin. So pangalawa natin is piston. Ayan, katulad na may tagas, may spot ng oil. Ayan. So pangatlo, eto, titingnan nyo yung mga ganito nya para matas natin kung may leak yung mga dugtungan is yan, tissue lang. So eto wala naman. So boots. Tapos ito. Ayan o, kung mapapansin nyo, may tumatagas. Yun. So kung mapapansin nyo, kahit anong gawin natin na ayan, kahit anong lagay natin sa tissue, may lumalabas na may lumalabas. O kung hindi siya mawala, ayan o, ayan yung lakas. Ayan. So ibig sabihin nito, yung fittings niya hindi masyado nakalapat or mali yung pagkakapittings. Okay, so may tatlo na tayo. Pang-apat, leak sa lever. Okay.
Ma-check nyo naman siya kapag binigyan nyo. Tapos, nagli-leak yun doon sa loob. So, kung mapapansin nyo dito, wala naman siyang leak. So, walang issue yung lever niya. Goods na goods. Pero, halimbawa, kapag tulad nito, nakamasa-masa yan. So, indikasyon na may leak yung piston ng lever. Tapos i-check nyo rin. So, pang-apat yun, yung leak sa lever. O kaya yung leak dito, kung merong lumalabas. Karaniwan na may leak dito is mga MT200, mga Shimano. Yan. Pero yung mga ganitong brand sa ganito, bihira. And then, check nyo yung alog ng lever. And bali, yung sunod natin, yung pang-anim, is check nyo din naman kung gumagana yung piston ng parehas. Di bali dito, ayan, kung papansin ninyo, dapat both sila gumagalaw. Pwede nyo makita sa taas. Ayan. So, kung yung parehas na piston gumagana, tapos bumabalik, ay, ibig sabihin goods yung kanilang piston. Ayan. Ibig sabihin umiipit. Pero once na, halimbawa, pagka ganyan nyo, hindi na bumabalik. Tapos yung lever niya stack up. So may possibility na may sira yung brake set nila. So, isama nyo siya sa quotation kung magkano nyo makukuha yung second hand na preno. And then, check nyo rin yung mga bolts nila. May possible na lost thread. Di bali, yung pampito natin yun, yung bolts. Check nyo rito kung may mga lost thread. Saka to, pag pinihit nyo ba to, matatanggal nyo, tapos nag-lock siya. Ganun din. So, eto lang yung dito lang, banda lang. So, di bali, yun guys, yung mga 7 tips natin pagdating sa pagkuha ng second hand na hydraulic. Yung mga kapreno, na ibigay na natin yung mga pointers para sa pagkuha ng ating second hand na hydraulic. Kung bibili kayo sa mga marketplace, ganyan sa Facebook. Ito, binibigay natin na yung import kasi marami dito sa atin yung maraming kapreno na pumupunta rito, makabili sila ng second hand na hydraulic. Halimbawa, ganito na X-Park. Tapos, mahal pa yung benta sa kanila, tapos may sira pa. O para maiwasan natin yung mga ganong pangyayari, ay ito, gumawa na tayo ng video para kung in case na kumuha kayo ng mga hydraulic brakes na second hand, may idea kayo kung paano i-test. Okay. So, yun lang guys. Maraming salamat. Subscribe. Share natin to videos na to para sa ating mga kapreno na mahilig pumili ng second hand, lalo sa mga brake set. So, maraming salamat guys. Ride safe. Sa next video natin, isasama ko na yung mga gusto magpa shoutout. So, comment down below. Tapos abangan nyo yung ating susunod na video na kung saan ilalabas natin yung fake na Shimano na hydraulic. So, abangan nyo guys. Ride safe.